Alright, so guys, magandang hapon sa inyong lahat. And andito nga tayo ngayon, hindi muna motovlogging. So may pag-uusapan lang tayo. So let's talk about F.I. cleaning. Sino yung takot sa inyo magpa-F.I. cleaning? Pasang kamay. So ako mismo takot akong magpa-F.I. cleaning nun. Bali, in-offer siya sa akin ni Boss Michael Sahara. Yun niya yung may-ari nung Kyodai Works. Sa may Antipolo, sa may Peña Francia, yun niya yung pinagpagawa natin ng magneto cleaning. And bago pala muna natin puntahan yung, bago pa humaba yung usapan natin, lilinawin ko lang sa inyo na hindi sponsored video itong gagawin natin. So lahat ng nangyari sa motor ko, negative or positive, sasabihin natin dito at sinasabi ko talaga. So again, wala tayong pinapaboran na shop. Nagkataon lang na si Boss Michael yung gumawa ng magneto ko, and then since naganda naman ako sa serbisyo, bumalik ako. So pagbalik ko, yun nga, in-offer niya na sa akin yung FI since sinabi niya naman sa akin yun na pwede ko siya pagkatiwalaan. So binalik ulit sa kanila, yun yung pinagawa ko. So again, paalala ko lang, hindi ito yung sponsored video. Lahat binayaran natin, walang libre dito. So huwag yung sasabihin na may, baka mamaya may pinopromote na tayong shop. So bali yun nga, nung nag-decide na tayong ipa-FI, sabi naman kasi ni Boss, siya bahala kung may magka-problema. Kasi yun nga, dami nating naririnig na bad feedback sa mga nagpa-FI. Nandiyan yung makasagas, nandiyan yung nagka-aerox 37, yung mga minor na binoloko. So marami tayong narinig, di ba? Ang daming pwedeng pumalpak once na nagpa-FI cleaning ka. So balik tayo sa usapang FI cleaning. Bali, ang pinakanilinis talaga sa kanya is yung manifold, tapos yung throttle body. So ayan yung throttle body, kung makita ninyo, sobrang dumi talaga, di ba? Kasi since 20,900 yung odo natin nung nagpalinis tayo. So 20,000. Ayan, nilinis yung throttle body. And then yung kinakatakot din ng iba, na which is yung ISC. So ayan yung ISC, ayan, nilinis din. Kita nyo naman sa video, ISC tinanggal. So pwedeng mawala yung calibration, pwedeng mawala sa tamang ikot or tamang luwag o higpit. Dun nagloloko yung minor sa ISC. Yun nga, yung idle speed control. And then sumunod is yung injector nga natin. Yan, fuel injector. So yun yung sumunod, sinalang sa machine. So nakarana siya ng ultrasonic cleaning. Hindi ko masyadong naintindihan yung procedure kasi hindi ko nakausap yung mekaniko, gawa nung medyo suplado si sir. So hindi ko siya masyadong na-interview actually talaga, yun na totoo. Pero naintindihan ko naman, pinaliwanag sa akin ng isang mekaniko ni Boss Michael na yun nga yung ginawa, ultrasonic cleaning. Sa akin nga, pin-lash out yung dumi. So ito, medyo critical yun sa injector na yun, kasi nga na pagka pin-lash out mo raw yung dumi from inside with high pressure, so pwedeng masira yung spray pattern, di ba? Which is tama nga naman talaga, pwedeng na-imagine ko rin. Nakita ko yung injector, meron lang siyang maliliit na butas. Tapos pagka nagkaroon nga ng buo-buong particles yun sa loob at pin-lash out mo, na-imagine mo, talagang pwedeng bumuka o masira yung, sobrang liit ng butas eh, sobrang liit lang talaga. So pwedeng masira yung spray pattern niya. Tendency pala na kung lalaki yung spray pattern, kaya pala sabi ng iba, lumalakas daw sa gas. So kaya pala lumalakas sa gas, kasi nga lumalaki yung spray pattern ng fuel. Para malaman ninyo ngayon, ipapasilip ko sa inyo kung ilan yung average fuel per kilometer natin. So ayan guys, kita nyo naman, after FI, 32 kilometer per liter. Yan yung biyahe namin kanina, di ba? So it means, hindi naman siya lumakas. Kasi dating na ako naglalaro ng ganyan eh, 31 to 34 talaga eh, depende kung walwal or hindi. Eh kanina walwal yung driving, kaya yan yung naging epekto. So ayan, nakita nyo na, tapos tayo sa gas consumption. Nasagot ko yung tanong ninyo kung lumakas ba sa gas. Sa akin, hindi. Walwal mode to madalas. Kasi nga, ang laki pa ng mga gulong natin, di ba? 150, 70 sa likod, tapos harap 120. Ang bigat po ng motor natin para hindi mawalwalin. So, 32, not bad para sa akin.
Sumunod is yung fuel filter natin. So nagpalit na rin pala tayo ng fuel filter. Bali yung stock natin, pinalitan natin siya ng RS8 na fuel filter. Ang efficient naman yung fuel natin. So palit fuel filter. Anong epekto ngayon ng performance ng motor natin after magpa FI tapos palit ng fuel filter? Ano na yung naging epekto niya? Ngayon, ang epekto na, napakabigat ng throttle. Pag ginano mo, ramdam mo talaga yung hatak. Walang ka-delay-delay. Maganda yung performance. Ito yung gauge namin. So talagang maganda yung performance ngayon ng pagkaka-FI. Parang kumbaga parang fresh, parang sariwa, parang ni-refresh talaga yung motor mo. Saka kaya yung iba kasi natatakot talaga dahil nga yung minor, yung idle talaga nagluloko. So may sagot doon sa ISC, pag nagluloko pwede siyang palitan ng manual na ISC. So ito yun, manual siya, pipihitin mo na lang. Depende sa minor. Unlike kasi yung stock na natin, medyo mahirap siyang timplahin talaga bago mo mahuli yung tamang minor. Kaya sabi, kung hindi mo kayang ibalik ng maayos, huwag mo nang tanggalin. So ngayon narinig mo na lahat ng summary natin, guys. Magpapa-FI cleaning ka pa ba? So ganito lang yan, mamimili ka lang. It's either ipapalinis mo lang lagi yung throttle body. So yun, normal talaga yun. Yung manifold, throttle body, nililinis talaga yun. Kasi nandun talaga lahat ng dumi. Or, pagka yung injector mo is may talagang katagalan na talaga. So yun nga, huwag mo na lang ipalinis. Ang gawin mo, palit na lang talaga. Ang injector natin is nag-a-average ng price ng 1,200 to 1,400. I think mga ganun ha, 1,200 or 1,300. Basta 1,200 yung nakita ko. Sa akin nga yun nga, goods na goods, walang problema sa motor. Okay ang minor, ang ganda ng hatak, performance, maganda, palit fuel filter, sa gas hindi naman lumakas. So kaya, for me, FI cleaning, huwag niyong katakutan, basta maayos yung gagawa sa inyo. Basta marunong. Pinaka-importante, fuel filter or yung components nga ng fuel pump, yun nga daw yung talagang minimitin. Pero sa atin, yung mga o-rings doon, wala namang ginalaw. Yung fuel filter lang talaga pinalitan. Singit ko lang, tignan natin tong opportunity. Shoutout lang natin si SJ, thank you for watching, sir. And shoutout also kay Jack and Ching from Taytay Rizal. Shoutout sa inyo. And shoutout also sa Estanislao Brothers, Taytay Rizal din. Thank you for watching, sir. Shoutout po sa inyo. And shoutout kay Jamer. Shoutout also kay Francisco Joshua. And shoutout kay Ferdinand Villarama. Shoutout daw kay Kang. So yun lang, pasensya na sa shoutout, medyo patagal na hindi ko na isisingit agad kasi nga naging biglaan yung mga vlogs natin. Yun lang guys, I hope na nakatulong sa inyo itong video na to para sa FI natin. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung naging masamang epekto or mabuti pang epekto na mangyayari pa pagtagal ng konti. Trusted Mechanics, meron tayong yun nga, paalala, hindi ito sponsored video. Umalik lang ako kasi nagandaan ako sa gawa nila. Maayos silang gumawa, malinis, quality. So, Fiodai Works dito sa Peña Francia, Antipolo. And also, Kambal Works, syempre. So, doon lang ako nagpapagawa sa kanilang. Kasi, baka maguluhan kayo, dalawa yung mekaniko natin. Dalawa talaga. Yung mga panggilid ko, doon ko pinagawa kay Kambal. Tapos ito, FI and Magneto kay Buncho. Kasi nagkataon medyo malapit din sa akin si Boss Michael, kaya doon tayo nagpagawa. Which is quality naman. Pareha silang quality.
So yun lang guys, again maraming salamat sa inyong lahat. So sa mga nagpa-FI na po dyan or mga hindi pa nagpa-FI, kung may mga tanong kayo or mga na-encounter na issues, please comment down below, pag-usapan natin, baka makatulong tayo sa isa't isa, magkaroon pa ng idea yung ibang mga nagpumotor na naka-FI. And then ayun, abangan nyo yung next video, babalik tayo kay Gambal sa Caloocan, kay Gerald Molina. Dadagdag tayong recipe para sa panggilin natin. So, stay tuned na lang guys. Kita-kits na next video guys. Ingat lagi sa pagdadrive. Peace! Ito yung gumagawa ng motor natin yan. Si Tres saka si Michael. Michael din. Kasi yun si Boss Michael. Next up na. Medyo busy. Ang daming ginagawa kanina pa. Yan ang mga nakapila pa rito sa labas. Nagawa naman ni boss yung motor ni Dams Media. Shout out Dams Media. Repack na front shock. Nagre-repack din sila rito. Wala din si